panamit sa masusak na babae, ang babae malihok ng masusak na lalaki, ang maong mga binuhatan pwede din sa itong kalibutan. Pero ang maong mga binuhatan ang lalaking kalibutan sa Diyos na balaan. Ngayon ang kagingon ni Haring Solomon sa mga panalangihon na there is a way which seems right unto a man, but the end thereof are way to death. So naghantan ninyo gituruhan sa mga iyong pandawasan at tumangan sa Ginoo. Magkaroon ang nahitabong sa kalibutan. Ang makakataotan, inatawag kung maayo. Ang panang maayo, inatawag kung sili maayo. Muna lang itong kalibutan karoon, pakpakan ng kalawayan, ng kahinayan. So na po din karoon, gusto niya ginanggaw, wasinanggo, muling gusto sa kalaghanan. Pero ang kamaturan, hindi gusto ang kalaghanan, dito sa amo, sa Sibo. Hindi gusto ang mga tao, sa pulong sa Ginoo, mga suko sila, mga tawa. Aray no, naapos ninyo, naapos pipila din sa mga tao, maliligos to sa pulong sa Ginoo. Ang maliligat daw sa pagumpong, na gusto na itong sandi, ang pulong sa Ginoo, may bumpong ka na itong kanan. Mahimong nga din sa kalibutan, atong katawan ang pulong sa Ginoo. Mahimong nga din sa kalibutan, atong dumilihan ang pulong sa Diyos. Habang liligat daw sa itong pagumpong, yung mga tupang ito sa Ginoo, yung mga tawa, wala'y mag-ilisong at tubangan sa Diyos. Tungod kay ang tanang pigtuhon o pigkong at tubangan sa Diyos. So naay ang daw sa pagungkong, kung unsa wa'y ipili ang kamatayon, mautap ang pagungkong, na'y pagungkong, mga igala, mga igtuhon. Itang tanang, mga matay ta ninyo, o so, itang tanang, ikaw man itong kamatay, mga tubang ta ninyo sa Ginoo. Pagpulong ako na ito mabalhan na ang Ginoo ang among samantala ang kaninyo mao si Isu Kristo ang pulong sa Diyos. Dili siya bato, dili siya kahoy, dili siya ribulto na binuhat sa namot sa tao. Si Jesus, pulong sa Diyos, yan iyan ni kalibutan na nagpakatao sa mga tuha. So dili ang tanato na unahon na binuhat siya sa namot sa tao, may nagpakatao pa siya sa yan iyan ni kalibutan na. Pero ang Jesus dito sa buhay, ang tipo, nagpabiling batang gamay, nagpabiling nagdupa sa cross, binuhat sa kapot sa tao, na yung mata, hindi mapagkita, hindi makalakaw, kapot, hindi makahikap, baba, hindi makasturya. So na ang Diyos-Diyos sa mga nasun, wala'y kinabuhi, wala'y kininhawa. Panahon sa kalisdanan, sa katalakman, ang Diyos-Diyos na binuhat sa tao, sa iyang kapot, niya ang kapitos. Pero ibig na luwasun sa siyang Diyos-Diyos, hindi mo luwas siyang Diyos-Diyos. Kaya walang may kinabuhi. Paano ang Diyos-Diyos sa mga nasun? Mga wala yung kininhawa. Pero ang katuwa ng buhay ng Diyos, na mong ihipa, na mong iaragara, na mong nailhan, si Kristo Jesus. Yan din siya nagpakatao, kinansang dito sa cross, namatay. Ano man natulungan siya, nabanhaw, ang Ginoo, mga igalang na itoon. And si Jesus, muli si Mahilan na siya Diyos, kuman siya namantay o kilupong o kabanhaw. Ang iyang pagkabanhaw ay si Mahilan siya pagka Diyos. Wala isang kinsa ng propeta ni kalibutan na nabanhaw. Bisa na mga propeta na naitulad sa balaan ng kasulatan, hantod karon ang ilang mga buko, tuwa na gihapon sa ilang lungkadan. Bisa na mga hari sa Israel sa unang kapanahonan, ang ilang mga buko, tuwa lagi ako nilang lungkanan. Ang panangbukong ni Jesus, wala sa iyang lungkanan. Kung kanan si Mahilan na siya Diyos. Tuwi ko ng tao din sa mundo na si Jesus Diyos, para nila si Jesus tao lang tama sa tuha. E din sa mundo ang away Diyos na magpagkatao. Kung ang ibang Diyos, hindi niya kayang na magpagkatao, ang ibang Diyos, hindi niya matuod sa Diyos. Kaya limited ang iyong power. Pero si Jesus, wala yung limit ang iyong power. So ay kaya niya magpagkatao. At may mo nang upan asa sa Bible na isulat na si Jesus niingon siya Diyos. Si Jesus niingon siya Diyos, sariyang siya gitintal ni Satanas. Sariyang siya walikaon, kurinta ka daw, kurinta ka gabi. Gitintal siya ni Satanas. Huwag siya niingon, ayaw niintala ang Ginoo na ibong Diyos. So si Jesus mismo nagingon na siya Diyos. Huwag din siya madawang sa mga unyo. Motor siya mapangyon, ibato ng Ginoo. Inansang dito sa cross sa Kalbaryo. Ay hindi na sila mutuho nga si Jesus Diyos. Mauta ba itong kapanahonan karon? Naghang hindi mutuho sa Ginoo, naghang mutuho, hindi mutuho dito Kristo. Na parang nila siya tao lang, nila siya, hindi sila mutuho nga si Kristo Jesus, Mesiyas,
magluluwas. Pero di kami din karoon araw ito ang kamarga ninyo na si Kristo ito ang Diyos. Hari ka tanang mga hari, Ginoo sa tanang mga Ginoo. So, pabalik siya, dito rin ba na araw ng hukman, tatanan. So, mga kailangan ng mga isuunan, wala na na nang ipadala ang Diyos naman na makaatag ka na itong karuhasan. Kundi ang mahal sa buktong anak sa Diyos, nga si Kristo Jesus. Siya lang ang nag-inasarang ngalan na ipadala sa Diyos naman na makaatag ka na itong karuhasan. Wala na ilain pa. Dili ang iyang pinahan, dili ang mga apostol, dili ang mga anghel. Walang magsuko ang inahan sa Ginoo ang patuol sa niya. Nag-iingon sa inahan na umunti ito ko sa anak, may itong sundun, may itong tumanon. Walang magsuko ang anak, kapanuol sa siya, ginahan, harap kita mga muyong. Bisan pa man ang mga apostol, wala sila mawingon na sila ang itong nagkataniwala ang mato sa Diyos, sila yung pabot sa mga pag-ampo ang mato sa Ginoo. Sabi ko na mga santos niya na, nag-iingon si St. Paul, si Apostle Paul, siya nag-iingon, there is no other distinction between God and man. Wala lang ito nagkataniwala sa tao sa Diyos. Kundi ang tao nga si Kristo Jesus. Siya lang ang tagataniwala nato ngadto sa buhing ng Diyos. Amahan, kung wala kayo na iba. Gawas ka niya, wala tayong kaluwasan, wala tayong kalahan, kung wala tayong tuunan. Si Jesus ang naginasara, nagyanan, si Jesus nagingon, I am the way, the truth, and the life. No man come to the Father, but by me. Siya lang ang natawagyanan pa daw sa ginalihan sa Diyos. Hindi sa ninyo maluwas pinahagi sa itong mga religion. Dahil ang mga tao karoon nagpataas ang alas sa ilang religion. Parang ko na Ginoo sa kapusana sa religion sa tao, hindi pa siya madaligo, masabado, o sa palangadawa, matos siya sa simbahan niya. Pero pag